Guys, welcome back to my channel. Bibigyan ko lang kayo guys ng tip sa mga gustong umapply ng annulment at sa mag-a-apply pa lang ng annulment. Para magkaroon kayo, para makatipid kayo sa inyong application, kailangan mag-inquire muna kayo guys ng mga abogado na prospect ninyo bago kayo mag-umapply agad. Kasi ako no, naging excited ako, gusto ko nang gawin right away. Hindi na rin ako nag-ask sa ibang mga lawyer. Pero meron man akong option dati, pero talagang ito na, sige na, ito yun na, apply na ako, ganun. Pero yung tip ko sa inyo guys, sa mga magsisimula pa lang umapply o nagbabalak pa lang umapply ng annulment, kailangan guys mag-inquire muna kayo sa lawyer. May mga lawyer guys na mas mura rin yung singil, pero magaling sila. Ibig sabihin, inclined sila sa annulment. May mga background na sila tungkol sa annulment. Yun yung pinaka na-learn ko sa aking pag-apply ng annulment. Kasi noon guys, medyo hindi pa ako ganong na-inform or hindi ganon kalawak yung understanding ko about the processing of annulment in the Philippines. So, what happened is, basta, sige, gusto ko nang gawin to tuloy-tuloy na, gusto ko nang tuloy-tuloy, gusto ko nang matapos, parang ganon. Pero ang goal guys doon is, yung annulment mo, ipaprocess mo dito sa Pilipinas. So, whatever it takes, kailangan mo rin talagang i-follow yung law ng, kung ano yung procedure dito sa Pilipinas. So, yung na-learn ko is, para makatipid ka, mag-inquire ka muna, magsaliksik ka muna kung sino yung lawyer na mga prospect mo, kung magkano ba yung sisingilin, kung paano ka makakatipid instead of paying this amount of money to this person. May mga procedure kasi guys eh, may mga magsasend ng mga documents. Kung paano ka makakatipid guys, you have to be smart enough to like pick the right lawyer for you that are capable of like helping you not only like to earn money but then someone that are really concerned about you having your annulment processing is, you know, yung mabilis, hindi siya magastos gaano. Magastos guys talaga, pero yung makakatipid ka. And then also, sa akin guys, yung na-learn ko pa, natutunan ko dyan sa pag-a-apply ng annulment. Kailangan guys, nai-inform ka rin ng lawyer sa lahat ng nagagastos mo, sinesend mong money. Especially guys, yung mga kagababayan natin sa abroad na nagsisend ng money dito sa Pilipinas. Kasi meron akong na-meet na isang... she's a lady from abroad, Filipina, working abroad, and she applied her annulment. In-apply niya yung annulment niya dito sa Pilipinas. So, overseas siya. Nagbabayad siya sa lawyer niya, basta nagbabayad siya, diretso, whatever. Hindi niya gaanong alam kung ano-ano na yung mga expenses na yun, basta nagsisend siya ng money. So, I think yung cost ng cost of that payment na binayad niya doon sa lawyer, mas mataas pa doon sa binayad ko. So sabi ko, nagulat ako nung nakausap ko siya. Sabi ko, parang mas malaki yung nagastos mo. Sabi niya, kaya nga, I was really, na-surprise ako, sabi niya ganun. But anyways, kailangan guys, yung tip ko sa inyo, kailangan aware kayo sa mga ginagastos ninyo, tsaka sa mga ibinabayad ninyo. Kailangan worth it talaga yung pagbabayad nyo ng mga pagpaprocess ninyo kasi mahirap guys magantay, mahirap din hanapin yung pera na ibabayad mo sa pagpaprocess ng annulment, which is kahit naman sa abroad, kahit naman sa ang sulok ng mundo, ang divorce or annulment parehas yan na magastos talaga. Kaya lang ang kaibahan lang dito sa atin sa Pilipinas, wala tayong divorce, which is meron tayong annulment. Pero matagal dito sa Pilipinas. Maswerte ka kung na-approve ka, you know, for less than a year or more than a year. You're lucky enough. Pero karamihan guys, matagal. Pero kung ikukumpara mo way back nung ilang mga dekada, mas mabilis na ngayon kung ikukumpara mo noon. Pero still,
kung ikukumpara mo sa pag-a-apply ng divorce sa ibang bansa at saka dito sa Pilipinas, matagal po yung annulment talaga natin dito sa Pilipinas, right? So, the reason po na nagsishare ako ng video na ganito, kasi naisip ko talaga na why not yung experience ko i-share ko sa mga kababayan natin na alam ko yung iba na gumagastos o gustong umapply ng annulment na may pera namang pang process. Tapos baka din mag-waste din sila ng pera or para makatipid din. Yun yung point ko. Para magkaroon ng makatipid ng pera na ipambabayad doon sa pagpaprocess ng annulment. And then also guys, yung pagbabayad kasi, kailangan aware ka, may mga receipt, mayroon kang mga proof of how much you gave it or how much yung binayaran mo sa lawyer. And then of course, alam mo yung mga documents na yon, kung para saan yan. Kung ito yung documents mo na yon, bakit nagbayad ka, magkano yung binayad mo, para saan yon. So, kailangan aware ka, and then you also have to ask questions sa lawyer ninyo na hinire ninyo kasi you're paying them. You have the right to ask question. Meron kang karapatan guys na mag-ask ng question, alamin, saliksikin, kung ano yung mga binabayad mo doon sa pagpaprocess ng annulment. And then at the same time guys, ang application ng annulment kasi, hindi siya talaga madali. Hindi ko naman sinasabi. Yung iba, lucky sila, nagkaroon sila ng approval right away. But it also takes sometimes, yung iba more than a year. Yung iba sabi, 4 months, okay. I don't know, pero kanya-kanyang case-to-case basis. Pero I don't think, may mga nag-offer din dyan dati guys. May mga naririnig ako, nag-offer sila ng mga less pay, quick. Pero I don't know if that's legit or whatever. Ayoko rin magkaroon ng mga ganon, yung fast way na hindi mo alam kung legit or hindi, right? So I trust more the lawyer, yung legal na lawyer talaga. And then at the same time, yung trusted person na lawyer. Kasi ako gusto ko, kilala ko rin yung lawyer eh. Alam ko yung background niya and all that. So, yun yung tip ko na masasabi ko sa inyo. But anyways guys, it's a quick video. Actually, marami na akong nasabi. Pero just a quick video for all of you guys na gustong magplano, na umapply ng annulment, and at the same time, yung mga nasa kababayan natin nasa abroad na gustong umapply dito sa Pilipinas ng annulment. Alright guys, I'll see you again, and thank you for viewing my YouTube video, and I'll see you guys again. Bye!